Hello, sir. Check. Hello, po. Hello, sir. Sir RJ. Welcome po sa ating center. Yeah. Laki na. Ang ganda po yun. Sir, kabalit ang katanong. Medyo di pa tapos yung access. Ah, okay lang, sir. Tapos pa lang yung... Sir. First Saturday pala yan, eh. Oo. Kay Philcomsat yan, di ba? Mm-hmm. Part Philcomsat din po dito yan, sir. Nasa loob po tayo ng Philcomsat compound. Ah, Philcomsat compound. Yeah. Okay. Sir, saan kaya tayo pwedeng mag-tour? Mag-tour? Ah, habang nag-uusap tayo. Usually, pagka may visitors, I bring them dun sa taas kasi yun yung facing the panel. So, maganda kitang-kita. Or if yun yung gusto nyo malapit, dito lang sa baba. Pwede dyan sa malapit. Mm. Saan nyo ba gusto? Parang maganda doon. Doon sa taas talaga. Para ano siya. Ma'am, doon ko kayo dinala dati, di ba? Sa taas. Doon tayo, sir. Sige, doon tayo. Okay. Bali, ano po yung agenda actually? Actually, sir, ano, na-feature ko kasi yung baras. Mm-hmm. So, Black 10. So, basically, bigyan nyo lang kami ng counting background siguro about the solar farm. Mm-hmm. Ganyan. Ganun lang naman. Sige, sa kayo naman. Doon lang tayo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Well, actually, ang solar farm natin or solar system natin dito is basta liwanag lang, hindi naman kailangang araw talaga. Mm-hmm. So basta't may liwanag, pagtama dyan sa mga solar cells natin o sa mga solar panels natin, mm-hmm, mag-generate siya ng DC, mm-hmm, DC power. Same ng power ng nakukuha natin sa mga charger ng cellphone natin. Okay. Yun po yun, so yun yung DC. Yung kuryente na yun, iniipon and then i-co-convert into AC. Mm-hmm. Yung mga converter or what we call inverters, makikita nyo dyan mamaya, parang aircon na maliliit. Mm-hmm. We have 300 of those dito. So, pag kinonvert nila into alternating current to AC, which is the same ng nasa bahay natin na kuryente, mm-hmm, ni-step up nila. When you say step up, tataasan nyo yung voltahe, pataas ng pataas hanggang dito sa transformer, hanggang sa i-deliver sa grid. Pag diniliver po sa grid, i-didiretso kay Meralco at si Meralco ngayon magdi-distribute sa mga bahay-bahay. Oh, I see. Gaano kalaki ito, sir? This area is 100 hectares. Actually, the project has phase 1 and phase 2. So, phase 1 pa lang po ito? Yung phase 2 maliit lang naman, sir, kasi meron lang na-delay na portion. About 20 hectares, 30 hectares. Mm-hmm. So, this is 100 hectares. May mga remaining works pa kami, mga konti na lang yan. Pero nag-ooperate na po ito. Nag-generate na ng kuryente papunta sa mga bahay-bahay. Mm-hmm. Pero again, hindi po siya directly sa bahay natin na pupunta. Mm-hmm. May mga process pa po siya. Dumadaan sa substation, ini-step up, mm-hmm, and then i-distribute. Along with the project, kasama po ng itinayo yung mga poste na yan. Yung malalaki. Yeah. We have 117 transmission line poles. Yan na yung papunta doon sa Meralco. Papunta po sa Meralco. And then, yung mga papunta sa mga bahay-bahay, yun yung mas mabababa. Mm-hmm. Gaano kadaming kuryente, sir, yung napuproduce ito? Ang design nito is 165,000 megawatts in a year. 165,000 megawatts. Pag ano po yun, sir, in layman's term, paano in natin layman's term, kaya niyang mag-supply ng kahit mga 80 to 120,000 households. Oh, wow. Ganun pong karaming, kasi ang isang bahay, ang isang bahay sa dito sa Baras siguro 5 to 15 kilowatt per day. So, ano rin, Baras din ang magkukonsume nito. Opo, Baras din. Actually, hindi naman siya solely for Baras, basta connected siya sa grid kung sino nangangailangan, basta diretso connected na sa Luzon. Bahala na si Meralco yung distribution niya.
inside the plant, tumagos yung Boso-Boso River. So, isa sa mga dinevelop namin yung Boso-Boso River. Diretso palabas doon. So, may mga malalaking kanal po dyan na napakalinis ng tubig. Dumaan dito sa loob yung river? Opo, opo. So, dinevelop namin, dinredge namin ng maigi. Kasi dati, wala, ano na, silted na. So, dati, parang gubat-gubat ito. Wala namang palay. So, dinevelop. Paano minimaintain itong ano na malinis? Okay. Usually po, itong mga season na to, yung paglilinis ng panel, is, pagka maulan, hindi naman kailangan anina dahil nababasa eh. Mm-hmm. Pero during construction, matindi ho yung mga buhangin dito. So, bago kami mag-testing, mayroon kaming mga panlinis. May brush po yan, may automated na brush na umiikot, na connected sa tubig. Lahat po yan nilinis. Pero all year round, ang pinaka-maintenance namin actually dito is yung grass cutting. Grass cutting. Yeah. Ngayon, papansin nyo, yan. Yan ang madugo? Opo. So ngayon, kakaunti na lang ang tao, baka less than 200 na lang. Hindi pa rin nata-turnover sa akin eh. So nasa contractor pa rin yan. So pagka na turnover na sa akin, ang tao ko siguro mga 30 katao lang. Na lang? Opo. Rotation po yon, yung paglilinis ng panel tsaka yung grass cutting. Hindi naman siya sabay-sabay talagang puputulin eh. Mm-hmm. Ang kalaban kasi ng solar is yung mga shading or yung mga shadows. So pagka may tumaas na ng mga damo, that's the time na tatabasin. Ayan, like may mga baisay sa malalaki na yan. Opo, yan. May epekto po yan, mababawasan yung yield or yung kuryente na hindi ma-maximize yung output. Tulad po yan. Pati nga sa ilalim, nag-grow pa rin. Eh, no? Opo. So pati yan kasama sa ganun na grass cut. Yes. Okay, magandang park. Yan, dito talaga. Dito po tayo, mas maganda dito. Mm-hmm. Yan, kita nyo lahat. Sabi nyo, hinati nyo into blocks. Yep. So we're inside at 100 hectare land dito sa Philcomsat mm-hmm. compound. So we divided it into 10 blocks. Mm-hmm. Each block is about 10 hectares. Alright. So right now we have the currently installed panels dito is 185,000 modules, or we call it panels in layman's term, but we call it PV modules, photovoltaic modules. And each block meron itong sinasabi niyo na each block has one transformer. Siya yung nag-step up ng kuryente mula dito sa panel, kinonvert into AC, i-step up, and then papunta dun sa main transformer, and then going to Meralco, then to distribute. Each panel has 545 watts. Mm-hmm. Could generate to 545 watts. Ano po yung parang may sound? That sound is coming from the transformer. Transformer. Sampu po yan, transformer na yan. Sige sir, maglakad-lakad tayo sir. Sure. Ito, pwede kayo lumapit dyan. Dito. This project is actually scheduled for only 11 months, but it lasted for 2 years. Daming challenges, pandemic, yung lockdown sa China, all the materials came from China. And then yung constraints sa resources, yung mga manpower, pagka may lockdown, hirap kami kumuha ng tao. Ang peak na manpower namin dito, we reached 1,200 from Baras, Morong, Tanay. So we gave a lot of employment sa mga tao. Even yung mga taga rito nabigyan ng trabaho hanggang ngayon. Mm-hmm. So, during operation and maintenance, I will have about 30 manpower. Puro sila taga rito. So, preferably, mas maganda yung taga rito rin. And then, may mga projects kami outside sa mga farmers. We gave them water, actually. We developed the water system for them. So, may irrigation na sila sa labas. Mm-hmm. At the same time, may mga livelihood projects kami like tree cutting,
we give something to the schools, mga donations. And importantly, yung kada barangay na affected ng project is merong kikitain. Meron silang share to whatever the project is earning. Mm-hmm. Anong barangay po na sakop na ito? The host barangay is Barangay Pinugay. Pinugay pa rin. But the project na nakasakop siya ng limang barangay, gawa ng transmission line. The transmission line has 27 to 30 meter poles. Sinakop niya limang barangay. Hmm. That's 9.5 kilometers from here, going to the Baras Municipal Hall. So the going to the town proper then yung yes, ano yes. Kukonek po siya dun sa main line ni Meralco. Grabe, ang ganda. So far I think this is the third largest in Luzon. But as far as 115 kV is concerned, dun sa transmission line, ito po yung pinakamalaki. The usual system kasi 69 kV mababa yung voltage. Mm-hmm. Pero sa 115 kV, ito yung pinakauna at pinakamalaki. Saan yung ibang solar farms? Si Meralco, this is the second. So okay. We have our first in Bulacan. San Miguel, Bulacan. It's about 80 hectares only. Mm-hmm. Pero generally flat. So would you imagine how we constructed this? A lot of, you know. Mas maraming challenge dito. Mas maraming challenge. And yung terrain, grabe. And we don't know what's underneath kasi this area was supposed to be a subdivision in the 80s, 1980s. So there are a lot of culverts, yung mga tubo, mm-hmm. mga drainage nila andito. Mm-hmm. So halimbawa, naghukay na kami, may mahuhukay kami, so kailangan namin iwasan yun. Or kailangan namin hukayan. Mm-hmm. So if you're wondering paano yung mounting niyan sa ilalim, so may screw pile kami tinatawag, o parang screw. Mm-hmm. In-screw namin yung lupa, about 2 meters. Then lahat yan, mm-hmm. may mounting system siya. Madami pa dyan. Marami pa, sir. Ang ganda na. Wow. Lulula kayo dito. Even Governor Inares, mm-hmm. na nagulat siya. Kala niya maliit lang. Grabe. Parang mountain of ano. Actually, parang lake yan. Parang if you will lake? Be here at 5 a.m., oh. You will see a sea of clouds. Uh-oh. Covered lahat yan ng clouds or fog. Pero wala kang makikita. Covered lahat yan. Lamig. Sakit tayo siguro. Dalhin ko kayo dun sa dulo. Dun sa Eagle banda. Block 6. Kaya naman siya actually pinagkaiba yung mga sa rooftop solar. Kaya lang here, medyo large scale talaga, utility scale. Kasi yung mga sabubong natin, pwede nyo rin ibenta yung kuryente nun eh. Mm. So yun yung sinasabi nilang nakakatipid kayo. Oo. Kung ano yung mag-generate nung sabubong ninyo, ibabawas lang din sa bill nyo. So pwede ka pala. Ganun lang yun. Opo, ganun po yun. Binabawas lang sa bill. Yeah. Grabe. Even yung mga grass cuttings, may pinagbibigyan na ako niya mga farmers sa labas. Parang may regular trabaho na siya. Kami yung nagtatabas and then we just give them the grass. The grass. Kailangan nila. Ah, ito yung river. Hindi po, andun po yun. May river doon na palabas. Ah, solar din pala. Akala ko river. Tinto ka muna dito, Nat. Ito. Pwede ito, yung muna dyan. Para kita niya rin. Mayroon pa rin eh. Marami pa. Pwede tayong makit dyan. Nakakalula. Actually, kahit ako hanggang ngayon medyo mesmerized pa ako kasi dati talagang gubat. Tubig namin nandun po. Meron dong outfall. We called it the drainage outfall. Papunta dun sa mga farmers. May mga palayan dyan. So, dinevelop din namin yung mga irrigation na. Para irrigation makapture nila. Lahat ng water. Yep. Ginawa kami mga settlement ponds for them. Oo. May mga pananim sila.
So lahat ng tubig galing doon sa mga sungi, palabas. Papansin niyo bakit hindi namin nilagyan ng panel diyan sa area? Oh. Matigas. Ah. That's adobe. Napuputol lang yung mga ano namin, yung screw piles. Oo. But supposedly that bibigyan, lalagyan niya rin. Kung kaya. So sinubukan namin pero wala. That's the inverters. Mm. So we have 300. So every block meron kaming 30. Sabihin, lahat ng nage-generate po nito, didiretso rito, from here, didiretso niya rito. From here, didiretso niya dun. Oo. From there, didiretso niya sa labas, paposte, hanggang dun sa substation. Tapos, i-distribute yung Meralco. So, step 1, dito sa panel, step 2, pupunta rito. Inverters. Step 3, pupunta dito sa kinalalagyan natin. We call this natin. The MVPS or the medium voltage power systems or power stations. May step, transformer po siya. Step 4, pupunta na sa main transformer and step and up then, to 115 kV. Diretso sa poste. Sa poste. Diretso kay Meral. Who owns the Meral facility? Ah, Meralco. So you're from Meralco, yep. Sir? Project company of Meralco. Mm-hmm. At dito sa municipality ng Baras, naka-host itong ano, itong panel, itong farm. So yung Bulacan, yung another farm ninyo, ano pa yung isa, sir? That's the first and then this is the second. The second. And then there will be a lot of solar farms coming. Meron ding wind farm or yung windmill here in Tanay. So sa amin in Tanay. Meron din sa Tanay. So pero sa inyo rin yung nasa Pililia? Hindi po, no. Hindi po. Yung bagong gagawin, yan, partner kami. Saan sa Tanay po yun? Hindi ko lang sigurado kung saan mismo yung... Alam ko, duduktong lang rin yan sa, ano, sa Pililia. Oh, okay. When we finally operate this commercially, or yung officially, part of the project, or part of my programs is magtatanim ako sa paligid. Kung mapansin nyo, maraming bakanting lupa. Mm-mm. Tatanim ako dyan. So, ano itatanim niyo, sir? Mga gulay-gulay, mga hindi tumataas. Mm-mm. So, may yung ibang planta, actually sa abroad, ginagawa nila yan. Yung iba nga may mga tupa lettuce pa. Siguro. Yeah, mga gulay-gulay. Gulay-gulay. Para hindi sayang yung space. Yeah. And at the same time kasi, itong mga equipment natin, mas malamig yung area, mas efficient yung, ano niya, yung output niya. Malamig yung makina eh. So, mas maganda yung takbo niya. O papansin nyo, minsan yung ibang ganyan maingay kasi sobrang init. So, may fan siya sa loob. May cooling system siya. Yan, paikot lang yan. Then may gate pa ako doon. Punta natin. Bigyan ka tayo ng card. Tara. Sir. Thank you, sir. Just call me RJ na lang. Uh-oh. I think this is our first project na gumamit kami ng female workers sa construction. Mm-hmm. Initially, experimental yung ginawa namin eh. Kasi hirap na talaga kami kumuha ng tao. So we tried and then... Nag-work naman. Nag-work eh. Mas inspired yung mga lalaki. But seriously, gumanda yung productivity. In a group of 10, let's say, apat doon babae. Mm-hmm. So tulong-tulong sila. Eh, makikita kayo, ngayon, wala kayong makikita gumagawa sa farm kasi meron kaming ongoing testing. So, ayaw naming maapektuhan yon na baka may madamage sila. So, uulit kami. Mm-hmm. So, ang makikita nyo na is along the perimeter na ginagawa. But most of the works remaining dito is tabas na lang ng damo. Mm-hmm. Pero lahat po yan gumagana. Kada panel, kada module na isa na yan, alam namin yung output na mamonitor namin from the control room. Kapag merong hindi gumagana, malalaman din po namin. Pero hindi kayo nagpapapasok ng tao dito basta-basta? Hindi po siya for public. Mm-hmm. Saan yung area ng mga tourists na natatanaw nila to outside? Most of the time, yung market po sila doon sa taas.
Doon sa taas. Overlooking din yan, kaya lang may bakod. Dati walang wala pang bakod dyan eh. Bakit po dito kayo sa Baras nagtayo? Marami pong considerations eh. Like yung layo ng transmission line, yung areas na available. Yung iba marami nag-o-offer ng area, sakala nila basta may flatland sila. Pero yung transmission line is sobrang layo or challenging. Actually dito, 10 kilometers na yung transmission line eh. Pero nakaya pa rin namin. Would you imagine those 117 poles? Manually po namin hinuka yung pundasyon niya na 8 meters. Tao lang, dalawang tao. Hindi kasha kasi yung equipment na pang-drill. Ideally, yung ginagawa namin sa mga projects namin, meron kaming panghukay o yung auger. Pag hinukay mong ganun, after nun, i-ano mo na yung poste, bubuhusan mo na. Eto hindi po. Hukay namin yan ng kulang-kulang isang buwan. Per ano? Kada isa po. Wow. Ganun tumagal itong project na to. Di Barangay Road outside is just 6 meters. Para makapwesto yung ano namin, yung equipment namin, we need 8 to 11 meters. Hindi po kaya. So mano-mano, piko at pala, dalawang tao. Kada poste? Kada poste. Kada poste. 117. And kapag ka nag-lockdown sa China, ilang beses nagkaroon ng lockdown, walang makapasok materials, natitigil kami rito. Kailan nyo mafu-fully maximize talaga yung production? Actually ngayon, maximize na po ito. Ah, okay. Yung mga works na natitira, non-essential na po yan. Gate, guardhouse. Pero right now ito, lahat yan may output. But the output is so very variable dahil lang sa weather. So pagka umulap, nakita nyo ang baba ng ulap dito. Konting hangin lang. We cannot even sustain 5 minutes na stable yung power o yung energy. So kung ma-i-graph natin yung output, ganun-ganun po yan. Paano yung mga typhoon, sir? Yung? Pag may mga typhoon. Yung mga typhoon, most likely dyan din ini-schedule yung mga maintenance schedule namin. Para less yung production, wala masyadong losses. Ang galing ha? Ang ano namin dito is April and May, siya yung pinakamataas na output. So far ha, so we operated or we generated in March. March 27. Yun yung first energization namin. Sa araw, yung kuryente ginagamit namin dyan sa buildings is yung galing dito sa solar. Pagdating ng gabi, Meralco naman kami. Magsiswitch to Meralco. So may binabayaran pa rin kami kay Meralco. Wala lang tayong batteries. So may technology ngayon na lahat ng po-produce nilang energy or power, i-store nila sa malalaking batteries. Mahal po kasi yun eh. So si San Miguel pa lang ang meron nun. Even the weather being monitored dito, meron kami mga weather stations. Kung gaano kaganda yung irradiance or yung init ang araw. Are you going to feature yung mga equipment sa loob? It's up to you, sir, if you will allow it. Kung hindi naman, it's okay. Oh, medyo ano yun eh. May testing pong ongoing, hindi na muna. It's okay. So, ito yung substation natin. Diyan sa lalat na iipon. Diyan po dumadaan and then palabas dyan sa mga poste, palabas.
ito po yung main transformer natin. Naubod ng laki. Ito makikita nyo yung tanki na to is water deluge system. Just in case na may sunog, mm-hmm. yan ang pang-suppress. This is the mini warehouse and that's my admin building. This is the control building. Nandiyan yung mga operators tsaka ibang equipments. So ito office lang yun. Ang solar plant kasi konti lang talaga ang ano niyan, personnel. Wala kang kailangan gawin. Kailangan mo lang umupo. Pagka may araw wala, yun lang. Ano, not unless may problem, dun ka lang kikilos. Anything else, sir, na you want to share with us? Well, I just want to share, no? Sana ma-inspire din yung mga ibang cities na embrace itong renewable. Mm-hmm. So, actually, walang pollution, walang carbon, wala tayong anything na na-produce dito. Very sustainable. Mm-hmm. So, ito rin yung pinupush ng president natin ngayon. Mm-hmm. Sustainable projects, walang tapon, lahat may recycle. Even itong mga empty lands sa mga vacant lots na to, pwedeng taniman, pwede tayong mag-produce ng something. Mm-hmm. Looking forward to that, sir, na later on makita namin na productive talaga yung mga parts na yan na nakapag-produce ng crops. Baba, kailan nyo kayo gagawin yan, sir? This year din. Talaga, sir? Yeah, this year. Oh, nice. Once na ma-take over namin, kasi right now, hindi kami makagalaw pa. Dahil nandiyan pa si... Actually, may mga buto na kami dyan, may mga seedlings na dyan, nakahanda na. So, may partnership din kami with the farmers, tutulungan nila kami. Oo. Sila ang tutulong sa amin sa mga pagtatanim. Galing. Meron din kami, yung mga canals dyan, kung makikita nyo, sobrang linaw ng tubig. We could also put fishes dyan. And so, exciting po. And later on, kung makakabalik tayo dito, makita natin yung mga productive crops. Please visit us again. Thank you, sir. Thank you so much. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.